Ah, Ilongga. Opo. Pero sa Manila na po ako lumaki. Ah, nasa Manila ka ngayon? Ay, maingay. May bahay po ako sa Manila, pero nandito ako sa Angeles, nagtatrabaho. Ha? Caregiver. Caregiver po, trabaho ko. Mag 55 na po. Sa June, next month. Oh, pwede pa. Pwede pa maka, ano, mag-asawa. Kayo po, ilang taon na? Tanda na rin, kuha na. 40, mag 49. Mas matanda ako sa inyo. Wala namang kuhaan. Wala namang gipiling edad yun kung gusto mag-asawa. Ganun. Ano nga pala pangalan niyo, sir? Randy. Kayo, ma'am. Anong pangalan niyo? Imelda po. Imelda? Ano yun ah? Singer yun. Imelda Papin. Imelda Papin o Imelda Marcos, gano'n. Ilan anak niyo? Ay, marami pa akong anak. Puro lalaki. 5. Kahabol ng babae. At saan pala asawa niyo? Ay, binigay ko na po sa ibang ibayo kay hindi ba kapag-antay. Kasi nag-Saudi po ako dati. 11 years din din po ako ng Saudi. Ah, hindi kayo madamot. Binigay niyo eh. Eh, syempre. Eh, yun ang gusto eh. Di ibigay yung hilig. Ano pala? Kayo po. Kayo po. Saan asawa niyo? Ah, binigay ko na rin. Si mabait ako eh. Baka na baka nanonood din ngayon. Eh, alam niya na binamigay ko. Gaya-gaya kayo. Di, ganun eh. Ganun talaga eh. Walang ano kasi pag OFW, ganun talaga ang kon eh. Sa bagay, totoo yan. O, aalis ka ng buwang pamilya mo. Pagbalik mo, wala na. Nag-iisa ka na lang kasama mga anak mo. Ganun na lang yun. Malalaki na rin anak nyo? Magto 20 years year old na po yung aking bunso. Sa September. Yung panganay ko 30 na. May asawa na. Tapos yung apat, bali lima sila eh, puro lalaki. Yung apat, puro binata pa. Isang team pala yun ah. Kulang ng isa para may reserva. Okay na po, yun. Isang team. Ako ang muse. Ako ang muse. Okay lang din. Kasi kahit pa paano naman, mababait naman yung mga anak ko kahit puro lalaki. I mean, nag-aaral pang anak nyo? Graduating yung isa kong college itong October. Tapos yung bunso ko, graduating ng to senior high sa 27. Natanda na rin pala kayo nag-asawa kasi 24 po. Ito 23 yata ako nag-asawa. Ako 24. Matagal na kayong hiwalay na asawa mo? Magto 13 years na po. Tagal na pala. Yay. Kasal kayo, ma'am? Kasal? Oo. Kasal kami. Baka ano, pwede pa kayo magbalikan kasi kasal, hindi pa kayo nag-divorce pala. Eh, paano magbalikan? Eh, may pamilya na rin siya. May dalawang anak na rin siya. Ba't kayo pala? Hindi kayo nakaano? Nakahanap agad ng kapalit din? Eh, hindi ho. Pinukos ko po yung sarili ko sa mga anak. Sa akin lahat ang mga anak. Naiwan sila sa akin lahat. Yun, nawa ng Diyos, nakapagtapos na dalawa na lang yung magtatapos na rin yung isa. Tapos yung bunso ko, yun, magka-college, yun na lang. Hanggat kaya pa magtrabaho, trabaho muna para sa kanila. Saan, sipag nyo naman pala? Siyempre, ah. Siyempre, nanay ka. Kahit sabihin, puro lalaki ang mga anak ko.
nasa poder ko pa rin sila lahat. Kahit malaki na, no? Mm-hmm. Yung may yung pangalay ko, nasa bahay ko nakatira. Sila yung nakatira sa bahay ko. Sila, mga anak ko. Eh, araw-araw naman yata kayo mo doon. Hindi ho, malayo po. Kasi Caloocan, Manila, Caloocan, Pampanga. Buwanan po ang uwi ko. Minsan, katulad ngayon, 4 months ako hindi nakauwi. Kasi may sakit yung alaga ko. Mm. 93 years old, 94 years old na yung alaga ko. Kaya ngayon, hindi pa humihirit pa yung amo ko. Diyan ka muna, huwag ka muna umuwi. Dapat nga uwi ako ng 27 kasi graduation ng anak ko. Eh, may honor siya. Aakit daw ako sa stage. Kuya na lang niya mag-aatin. Kasi hindi pwede. Kayo po, ilan anak niyo? 3. May mga asawa na? Wala pa. 2 lalaki, 1 babae. Bonso ko, nasa mga 20 niyata yun si bonso ko. 20. Bonso. Halos magkaedad lang ang bonso ko. Maaga ako nag-asawa. Maaga naglandi. Ganun. Sa sabagay. Maganda yung maaga. Para maaga magkaapo, no? Wala pa akong apo. Hindi pa nag-asawa. Ako may apo ako. Lalaki pa rin isa. Walang swerte sa babae. Puro lalaki. Kahit sa apo, lalaki pa rin. At least ngayon, pag nag-asawa lahat ng mga anak ko, may babae na ako. Tuloy-tuloy yung apelyido na mister mo. Kaya nga, kung pwede nga palitan ng apelyido eh. Pwede naman, ipa-adapt na lang yung mga anak mo. Para balitan yung apelyido. Kung pwede lang mapalitan eh. Kaya lang, hindi pwede palitan eh. Nandun na eh. Yung anak niya sa pangalawa niya, puro babae naman. Doon, swerte siya doon, nakababae siya. 2. Sa iyo, puro lalaki. Eh kung mag-asawa man ako, hindi na rin ako magkaanak. Wala pa rin babae. Hintayin ko na lang yung mga apo ko. Baka sakaling magkababae. Hindi na mabuntis yan, 55 na. Maaga ako nag, 42 pa lang. Menopause na ako. Nasa Saudi ako nung time na yon. Hindi kaya umuwi, ma'am, kaya pinalitan ka na rin. Hindi, dati, nung hindi pa nag-pandemic, umuwi ako every 2 years. Tapos nung nag-pandemic, diretso ako 6 years, hindi ako nakauwi. Kaya pag-uwi mo, wala na. Lang. Mag-iisang taon ako itong June. Dito sa Pinas. Tagal niyo pala nag-abroad din? Oo. Tagal din. Para sa mga anak ko, syempre. Kasi gusto ko mabigyan ng magandang bukas. Ganon. Katapos sa pag-aaral. Dahil naghiwalay kami ng asawa ko. Elementary pa lang yung aking panganay. Mag-graduate ng elementary. Mag-first year high school. Kinayod ko na tagal lahat. Tagal yung palang hinako ko na lahat. Tatay na nanay pa. Sabagay, malaki sa Saudi. Oo, sa Saudi. Maganda naman din naman kasi caregiver din ang trabaho ko sa Saudi. Medyo malaki din. Kaya suportahan ng mga anak ko kahit papaano. Siyempre, bago ang pansarili ko, mga anak ko muna. Nasa akin yung mga anak ko. Nasa iyo lahat? Hmm? Yung mga anak mo? Nasa akin. Ilan taon na kayo hiwalay?
November. Dalawa na. Mahigit. Dalawang taon pa lang. Hmm. Uy, posible pa yun magkabalikan ngayon dalawa. Kailan malabo yun? Na siguro. Kailan mo ba bakit kayo? Naghahiwalay kayo, sir? Nasa abroad ka? Pag-uwi ko, sir? Nung pag-uwi mo, naghiwalay na kayo? Pag-uwi mo, hiwalay na agad. Bakit naman? Grabe kayo. Hindi maganda eh. Hindi maganda yung kwento ni tsaka mga kuhan, nakakaalam. Yun lang. Hindi na pwedeng ano. Hindi na pwede talaga kahit ano pang mangyari siguro. Sabagay. Eh ako, yung asawa ko, ilang beses ko na pinagbigyan. Sumuko din ako, pati mga anak ko sumuko na rin. Kaya. Sabi ng mga anak ko, nabubuhay tayo ma kahit wala siya. Mas naging okay pa nga yung buhay natin nung wala siya. Kaya ayun. Wala talaga. Pero no? Pero sa ngayon, ma'am, ready ka na magmahal ulit? Siguro. Kung may magkakamali. Magkakatama. Magkakatama. Napaisip ka sir. Ha? Napaisip kayo. Tumingin mo na sa taas bago nagsagot. O, siyempre ah. Hindi naman natin ma... Kung meron may magkakagusto, okay. Kung wala, di okay rin. Ganon din ako eh. Kung may magkagusto, ligawan. Kung walang magkagusto, di... Mahiya naman tayo maligaw kung walang magkagusto. Sabagay. Hindi mo naman pwedeng pagdudula ng sarili mo kung ayaw naman tayo, di ba? Masarap pa naman pagkuhan. Kani yung mga single mom, masarap na magmahal. Ganun ba yun? Eh, hindi ko alam eh. Experiensado daw. Sabi nila nga eh. Experiensado. Kaya gusto mo na rin. Siguro. Gusto kasi mo sabi rin, nila, nasaktan na. Gusto mo na rin subukan, kung... sir? Sir? Ako? Gusto mo na rin subukan, sir? hindi pa ako sumubok, sir eh. Baka masubukan eh. Kaya pag-isipan mo na maigi bago pumasok dyan sa mga pangalawa eh. Pangalawang asawa. Siyempre, kailangan kilalanin mo na ng mabuti. Para bago magkaamang pumasok sa isang relasyon, kailangan kilalanin mo para walang sisihan. Diba? Eh, baka yun ang forever talaga eh. Sana, ganun. Masarap kaya yung tumatanda tayo na kuan, yung may kasama sa buhay, diba? Oo. Yung kahit ko ana, simple lang. Magano na maglakad ba yung sunod-sunod pa silang dalawa no? Forever talaga 'yon. Kakain tayong lalaki, sunod-sunod yung babae. Ano? Forever talaga. Ganun ba talaga 'yon? Yun ang tunay na pagmamahalan talaga. Yung kung saan napunta yung isa't isa, sunod yung isa. Sana ganun mangyayari. Ano kung hindi. Pag namatay yung isa. Lima yan eh kung... Pag namatay yung isa, susunod din yung isa, ganun. Wag naman sir. Wag naman. Eh, hindi pa oras yung isa eh. Kailangan mag-antayan, kumbaga. Wala pala kayong trabaho ngayon, ma'am. Yan. Hindi, nakatulog kasi yung alaga ko, kaya pahinga ako. San ba doon ngayon eh? Nakatulog. Ah? Hindi, direct. Hindi naman kasi pwedeng iwanan tong alaga ko. Mahirap ang trabaho ng caregiver, alam mo. Hanggat kailangan ka, sa tabi ka. Hmm.
Kaya ang uwian ko, minsan tatlong buwan, minsan apat, katulad nito, humihirit yung amo ko. Next month ka na uwi. Kina mo yung sahod ng mga caregiver, malaki naman eh. Swertihan lang din sa amo kung mabait. Sa bagay, pag dito sa Pampanga, mayayaman ang mga tao. Parang nasa abroad ka na rin. Ibig sabihin, mga English speaking. Pero ang bahay. Laki sahod ni mama. Pero ang bahay nyo, Caloocan kayo? Opo, sa Caloocan. Malapit kami sa SM Fairview. Kamarin? Nagkaroon na nakabili ako ng kahit maliit na lote. Makapagpatayo ng sariling bahay para masasabi mong sa'yo talaga. Kasi mahirap maupahan. Kahit maliit lang. Nakapagpatayo, nando yung mga anak ko at sama-sama sila. Hindi sila watak-watak. Sa kamarin, ma'am? Buti ka. Hindi po. Dito po, banda sa may ano, sa Amparo po. Amparo sa Division Caloocan City. Ng San Del Monte, Bulacan at saka Quezon City. Malapit kami sa Lagro eh. Malaria. Sa Maligaya. Yan. Malapit kami. SM Fairview. Alam ko yan dyan. SM. Malapit kami sa SM Fairview. Malapit kami sa SM Tungko. Kumbaga na sa gitna kami. Yung ginagawang LRT ba? 7? Doon yun. Mismo doon kami sa Quirino Highway. Sa lugar na puro traffic. Oo, sobra. Grabe. Pero kung matapos siguro yun, baka medyo maluwag-luwag na kasi. Wala eh. Ang project nila dapat 2024, katapusan ng taon na to, tapos na. Extended hanggang 2027. Tagal. Wala, kasi ano po eh. Mali-mali daw kasi yung pinatayuan nila ng poste, tinatanggal, tapos lilipat na naman dun sa gutna ng kagubatan. Oo, dun sa may lamis sa dam. Oo. Hanggang dun yata, isa kay Aranita sa pwesto ni Aranita dun sa Pangarap, ayaw nilang pabawasan yun, no eh. Ayaw nilang padaanin yung ano doon. Hanggang doon na lang po talaga yun, LRT 7, wala na. Hanggang Tungko yata, yung ano niyan, terminal. Ay wala na, dulo ng hanggang doon lang SM po yan, ma'am. Tungko. Hanggang malaria lang po, hindi nga papayag yung ano eh. Diba doon hanggang sana dapat sa SM Tungko yun. Ay, malaria lang talaga siya. Ayun, sir, para alam mo na kung paano mo puntahan si ma'am, yung mga anak niya, paano mo ligawan. Hindi pa alam ng mga anak yan, sir, na. Oo. Para alam mo, sir, na hindi pag dumating ka dito, pag dyan ka pa lang, sir, sa ano, dyan sa New Zealand, practice ka na mag-jogging-jogging, sir, kasi pag pinuntahan mo si ma'am sa bahay nila, hindi pwedeng magsakay, sir, eh, kasi mabilis pa yung lakad, sir, eh. Maglakad ka ho dito, maglakad. Traffic. Oo. Dumaan. Pag nag-jeep ka, daan ka na lang ng ano, Amparo Gate 1. Kasi Amparo Gate 2 kami. Amparo Gate 1, Gate 2, Gate 3. Magbaba ka na lang sa Amparo Gate 1. Tapos kung gusto mo maglakad na lang hanggang circle, dusot ka ng Amparo Gate 2. Lapit lang naman. Itanong mo lang yung, pagdating mo sa Amparo Gate 2, sa mismong gate, itanong mo yung pangalan ko, kilala ako doon. Wow. Tagal na pala si ma'am doon nakatira. Oo, 35 years. 35 years. Hindi lang 35 dahil bata pa lang ako nandiyan na kami. 12 years old yata ako o 13, mga ganon. 54 na ako eh. 55 na ako itong June. Tagal na. Doon dyan na nga ako nagkaapo. Mga angkan ko nandyan, isang compound yan.
Ayun pala sir, hindi. Ate ko, kuya ko, kamag-anak ko. Huwag ka magamali. Mahirap sa anin ko. Huwag ka magamali sir. Kumuha ng mali. Doon pala buong angkan niya. Delikado. sa limang anak ko na lang. So, pabuta, paano pa, pahirapan pa sumun sa babutas ng karayo. Magpaalam, kailangan magpaalam pala doon mo sa anak mo pag maligaw sa'yo, ano? Ay, oo, mababait naman ang mga anak ko, wala namang problema. Hindi naman sila katulad ng ibang bata na kala mo siga. Sa akin naman, may respeto naman sa mga matatanda. Kaya pa paano, may takot sa Diyos ang mga anak ko. Basta may pasalubong ka lang, sir. Okay na yun. Ang dami ko palang ligawan ito, sir, kung sakali, ano, bakit ko pang mga anak. Uh-huh. Limang anak na naman puro barako. Tapos isang compound pa sila. Hala, isang punta mo siguro, sir, 50 mil. Patid. Tatlo na naman kayo magkapatid. Ate ko, kuya ko, kasi bunso ako eh. Yanda mo yung bulsa. Yung at doon ka mag yung kuya ko mabait. Tatawalan ka lang noon, kakamustahin ka. Pero yung ate ko medyo kasi taratitat yung ate ko eh. Ilang taon na yung ate niya, ma'am? 62. Oh, baka huli na kaya matapang lagi. Biyuda na rin ang ate ko. Ay, biyuda. Tapos yung kuya ko 58. Eh kung ayaw ng ate mo at kuya kay pag-asawa, hindi wala rin. Eh wala naman silang, syempre buhay ko to eh, kumbaga. Kaya lang, ang gusto nila, syempre, kailangan, kung mag-asawa ako ulit, kailangan, mabait yung, hindi ako kayang iwan, ganun, hindi ako kayang ipagpalit. Ganun lang yun. Syempre, ano, mag-isip ka. Aba eh. Kini kung may gusto, ma'am, wali na pag-isipan yan eh. Siyempre naman. Hmm, naman. Hindi naman minamadali yun eh. Hmm. Pinag-iisipan mabuti yan para walang sisiyan. Hmm. Kaya kailangan magkilalanan muna. Kilalanin muna muna bawat isa. Hmm. Kaya na, layo mo eh. Nandyan ka saan, tsaka mo? Silan. Bago lang ako dito. Ano lang? 9 months lang. Ay, gano'n. Bago pa lang. Hmm? Bago pa lang pala. Bago lang. Hmm. Galing akong ano. Qatar, tapos nagtrabaho ko sa Pinas ng 2 taon yata. Ay, nagka-tar ka rin. Hmm. Maganda sa Qatar. Nakarating ako dyan. Bakasyon kami nung ano, nabubuhay pa yung amo ko. Tapos nagbakasyon kami sa Morocco, sa Europe. Hmm. Morocco, Casablanca. Nakarating din ako. 2 months kami doon. Walang kanin doon eh. Puro tinapay. Hmm. Hindi oso ang kanin sa Morocco. Saan sakop yung Morocco? Ha? Saan sakop yun? Europe. Spain. Spain yata kasi katapat nun ano eh. Kasi nagpunta kami ng Europe, nag-jet ferry kami galing Casablanca. Nag-jet ferry kami 45 minutes lang. Hmm. Kailangan haba ng araw doon. Alas 12 ng ating gabi, naglalakad pa kami, matirik pa araw. Sa Morocco naman, 11 midnight ang lubog ng araw. Hmm. Kaya alas 9, alas 10, nagbi-beach pa kami. May tubig din yung beach nila, ma'am? Pa? May tubig din po ba yung beach nila? Oo naman. Oh. Dagat. Dagat po yun eh.
Lamig dito. Dito mainit. Sa Pinas mainit sobra. Dito okay na. Bumaba na yung heat index. Naka-aircon lang kami kaya malamig. Medyo maulan na eh. Oh, buti nga po eh, sunod-sunod na yung ulan eh. May low pressure eh. Sa Manila, diba? Grabe ang ulan, binabaha na eh. Sa inyo ka mo, ma'am, sa inyo po, ma'am. Sabi ko nga po, hindi nga ako makadaan kanina eh. Kasi araw-araw ko dumadaan dyan sa inyo. Saan ba kayo? Saan ba kayo? Digigil? Dito Quezon lang. City. Quezon City, saan sa Quezon? Secret! yung bahay ko nasa Tungko eh. Alam ko yan, papuntang Manggahan o Commonwealth. Yung bahay ko, ma'am, sabi ko nasa Tungko. Ah, Tungko kayo talaga? Uy, nung Valentine's na ano yung simbahan doon sa Tungko ah. Ah, narumpag? Mm-hmm. Nandun kami noong time na yun, nagsimba kami ng mga anak ko. Oh, mabuti. Buti ka mo, nakaalis na kami nung pesto na yun na kung saan yung... Bago gumuho. Narumpag. Mm. Oo. Kung sa din ang narumpag, dito kami nagatindog sa akong mga bata, kanan. Te. Ay, nakilunggo ako, sorry. Nakaintindi naman ako, ma'am, kasi Bisaya ako na dumagiti ako eh. Ay, Bisaya ka, sige. Marunong din ako mag-Cebuano kasi ang magulang ko, taga Cebu. Taga Bugus, Cebu sila. Siyan kaya papulo doon? Lumaki lang ako sa Negros. Kumbaga doon ako pinanganak sa Negros. Kaya marunong ako mag-Bugus. Bakulod kayo, bakulod. Ang papang ko, nagtatrabaho sa sugar mill sa Victorias. Kaya marunong ako mag-Ilonggo. So sabi nga nila, pinanganak ako sa Negros, tumanda ako ng Manila. Sa... Nagkaisip. Sa... Bako, sa Ilonggo yung ano, yung ginapi ko, ginapala ang kwarta. O, nung bata pa ako sa plaza, mga lupis yung may-ari. Ginapi ko, ginapala again? Oo, damo, gijayasin si Liyoya. Sa plaza, gidya damo gidya kayo. Pero ginabulo bata sa mga... Ako, bata ako, 7 years old siguro ako. Oo, totoo yan. Sa Negros, totoo yan. Mga lupis ang may-ari. Sila Nonoy Bots, mga kapatid. Si Nonoy Bots, si Nonoy Sitoy, si Nonoy Sunny. Mga lupis yan. Tuod na yung may-ari ng Central Lupis. Tuod na yan kay bata. Bata pa ko, tusadto mo. Baka ano, ma'am, yung sinabing... Ginapi ko, ginapala. Baka puro inutang yon kaya ginabulos ang utang. Ay, hindi ah. Totoo, ginaya. Bata pa ako talaga noon. Totoo yan. Kung makuha pa kami ng mga coins doon, pumapasok kami sa plaza. Nakabakod dyan. Bata pa ako, 7 years old ako. Totoo yan. Ito pala yan. Pinikal, tikalon. Tatlong magkapatid na lalaki ang may-ari. Si Nonoy Bot, si Nonoy Lo, si Nonoy Sitoy, at saka si Nonoy Sunny. Kasi amo yun. Naging amo yun ng papang ko eh. Yung tatlong magkapatid na yun. Nagbiyahe sila ng magbiyahe sila sa barko ng mga asukal dinideliver sa Manila. Yun. Dati yun ah. Pero ngayon wala na. Hindi na uso ngayon yun. Naghihiyan. Pero maganda na rin ang Negros ngayon. Kaya lang hindi pa ako nakaka-uwi. Ang huli kong uwi sa Negros 2000. Tapos hindi na ako naka-uwi ulit. 24 years na. Ay wala na para kayo mga magulang? Wala na. Pero may bahay kami sa Negros. Nandun yung stepbrother ko. Nakatira. Siya yung naiwan doon. Pero kami tatlong magkapatid, nandito kami sa Manila, nakatira. Magkasama kami.
Kaya may sarili-sarili na yata kayong tirahan dyan eh. Hmm. Isang compound niya kami. Yung, parang ano yan eh, CLP yan eh, isang compound. Ano yun, ilang square meter yun. 600 square meter yata yun. Bawat isa sa amin, 550 square meter. Kaya marami kami sa isang compound. Ako, wala pa akong mabili. Swerte ko lang kasi nasa bungad ako. Pati yung ate ko nasa bungad din ang nakuha namin. Kaya sa highway kami. Malapit kami sa highway. Nainom din yung mga anak mo? Nainom din? Yung panganay ko, tapos yung pangalawa ko, yun, umiinom. Pero yung tatlo kong magkasunod, hindi. Yung aking gagraduate ngayon na, ano, awa ng Diyos. Ang pulis na may tagapagtanggol na ako. Yung pangatlo ko, graduating ng criminology sa Metro Manila College. Sa Nobalik. Graduating na? Gagraduate itong next year, awa ng Diyos. Nag-OGT siya ngayon sa Krami. Pag-iipunan ko yung board exam niya. Sabagay, pag nakagraduate na, bunso ko na lang mag-aaral college. College naman. Diyan ko mag-alala. Si... Kaya pa hanggat kaya ko pa magtrabaho. Diyan si sir mag-aalalay ah. Siyempre, anong silbi, second father nila. Diba? Ay, mahirap po. Mahirap naman po iasa yun. Hindi naman niya. Alalay nga lang, ba't aasa? Alalay yung sabi ko. Pagpagod ka na, kahit taga, ano lang, taga hilot lang ng likod mo, yung ibig sabihin. Ibang inisipter din dyan eh, iba. Ganun ba yun? May taga-masahe pala sa likod. Oo, kasama na yan. Alam mo na yung susunod sa masahe, mama. Sige, connected na po kayo sa isa't isa. No? Paano? Ipagpatuloy na lang ninyo off-cam pag-uusap nyo. No? Thank you, thank you. Sige pa, sige pa. Maraming salamat. Bye-bye.